ito guys, ang gagawin natin dito ngayon, palitan natin yung brake shoe niya. Tanggalin natin yung brake drum para matanggal natin yung brake shoe. At kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan like, share, comment, and subscribe na yan. At hit yung notification bell button na yan para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin. Ito guys, makapal pa dapat ito. Kaso lang kagusto nung mayari, papalit niya daw kasi ambulance yung hawak niya. Itong sasakyan na ito, Toyota High Ace na Grandia. Kung yung sasakyan mo, Toyota High Ace na commuter. Parehas niya lang ito guys. Yung mga old, mga 2016 model. Parehas niya lang ng brake shoe. Parehas lang din yung setup nung brake shoe niya, yung mga spring niya, yung mga accessories na nakakabit dito sa may brake drum, brake shoe niya, parehas lang din siya. Walang pinagbago. 2020 model kasi ito guys. Tara, start na natin, palitan natin ito. Okay, ito na guys, paglasin na natin ito. Ito, tanggalin lang natin itong spring ng lock ng brake shoe. Sabi lang guys, pagka tinanggal mo yan, syempre daan-daan ka rin. Basta-basta bitawan yung plies, kasi pagka nabitawan mo yan, tapos tumalsik yung mga spring at hindi mo nahanap, medyo mahirap yun guys, kaya daan-daan lang yung pagbaklas. Pag na tumalsik yung mga spring na yan at walang nahanap na pampalit, patay guys. Kaya ito, tanggalin lang natin tong lock ng adjuster nya. Tapos yung dyan sa baba, yung spring dyan sa baba, tanggalin lang natin para may i-release natin. Ayan, tanggalin natin. Wala ako ng flat screw guys. Ito nga pala guys, hindi pa dapat makipalit to eh. Kaso lang mapilit yung mayari, yung customer. Naliwanag ko sa kanya na makapal pa yan, kaso lang natatakot daw siya kasi ambulance yung hawak niya. Naalala nyo yung ginawa ko ng brake pad? Ito rin siya, Toyota High Ace na Grandia. Hello! Parehas lang din. Sama pala guys, pagka tinanggal mo yan, pwede mo nang linisan yung brake. Ito yung dash nyo dyan. Shoutout nga pala kay Chip Matias. Chip Matias is in the house. Ito, tanggalin lang natin itong circlip na to. Yung dalawa na yan, tanggalin natin. Yung lock ng brake cable dun sa may pagka hinila mo yung handbrake. Dun sa taas. Yan yung parang lock niya para kumabit yung handbrake niya. Tanggalin lang natin itong circlip na dalawa. Sabi lang guys, pag ito na, hindi ko na nabidyoan kung paano ko i-balik mamaya yung pagkatanggal ko. Pero pag tinanggal mo yan, same parehas lang din. Yan. Ito na guys, balik na natin yung bagong brake shoe. Linisan lang natin itong sa may bagong plate nya, linisan lang natin yung bagong plate. Kung wala kang panlinis na tawag dito yung brake cleaner or yung pang brake talaga para matanggal yung alikabok, pwede mo lang punasan or tubig yung gawin mo sa bahay nyo, pwede lang yun. Tapos patuin mo lang, huwag mong ikabit agad para hindi naman maglati yung tawag dito, bagong plate. Patuin mo lang bago mo ikabit yung bagong brake shoe. Ito, pinagamitan ko na lang paint brush para malinis sya. Ayan, pwede mo rin gawin sa bahay nyo yun guys para malinis, para malinisan. So, kabit na natin yung brake shoe. Ayan.
syempre unahin mo yan, ikabit dito sa may handbrake. Sabi lang guys, dito sa may baba niya, dito sa may baba niya, i-guide nyo yan. Yan. Ito guys, kabit ko na lang to guys, kabit ko lang. Stay tuned guys, panood. Panoorin nyo na lang. Ito lang guys, naibalik ko na lahat yung brake shoe nya, mga spring, mga lock nya, balik ko na siya. Ang gawin na lang natin dito, i-adjust natin yung handbrake nya para hindi mataas yung handbrake handle dun sa taas. Yan, kung nakikita nyo yan, sungkitin nyo yan, adjust nyo kung ano yung aro nya, kung paano yung aro nya, dun nyo sungkitin, pababa or pataas man yung aro. Yan, adjust lang natin to guys. Kung adjust nyo yan, huwag nyong bilangin nyo, dapat bilangin nyo yung adjustment nya, dapat yung malitak, yung tak, 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 mga ganun. Bilangin nyo yan, kasi pagka hindi nyo binilang yun, pagka nag-adjust na doon kayo sa kabila, hindi na parehas, dapat bilangin nyo yan para parehas, kasi pagka hindi nyo binilang, hindi parehas yung pudpud ng brake shoe. So okay na siya guys. At make sure din na huwag nyong itutok yung brake shoe dun sa brake drum, kasi pag tinutok nyo yan, baka mas lalo, baka may tendency na magpakat lalo pag nababasa. At yun lang guys, maraming salamat. At kung nagustuhan mo yung video na to, pa-like, share, subscribe na yan, ay i-hit yung notification bell button na yan para updated ka sa mga bagong videos pa na i-upload natin. Ito guys, balik ko na lang yung gulong. Maraming salamat.